Ikaw, Jesus, ang aking tagumpay. 5 years commitment, no jail. Tila ba ang bilis ng panahon? Hindi na malayang lumipas na pala ang 5 taon. Oo, 5 taon. 5 taon na pangako ko sa Panginoon. Pangakong ako ay magbago na, sundin ang utos niya at harapin ang bagong hamon. Bago ko simulan ang bagong yugto, ang bagong libro ng aking kwento, kwentong mas mahal pa kaysa ginto na minsan ay naligaw ngunit nakahanap ng pinto. Nahanap ko ang pintong palabas kung saan ako'y nakakulong sa rehas. Rehas ng kasalanan ng mundong marahas sa bisyong pababaero at alak na inuubos sa aking lakas. 2014 November 1, araw yun ng mga patay, kung kailan bangkay ng mga bisyo binigyan na ng lamay, ang araw na nilibing ang kalansay ng gawaing walang saysay at ang binigay ng bagong buhay sa Panginoon ko na inaalay. Noong araw na aking tinanggap ang Panginoon, pagbabago nga ay sadyang naroon, mantakin mong sa loob ng 5 taon, ako ay nangakong hindi magkakarelasyon. Parang napakahirap paniwalaan nung una, dahil ako man ay parang nagdadalawang isip pa. Ngunit paunguna ng Panginoon ay napatunayan at ngayon nga ay aking napagtagumpayan. Kung sa sarili kong sikap ko ito gagawin, siguradong ako ay kung saan pupulutin. Sa dami ba naman ng babaeng akin nakatagpo, sadyang mahirap lumayo sa tukso. Ngunit ako ay nainlove sa ating Panginoon. Sa tulong ng discipler ko, mga pastor at kapatiran ko, ako ay umahon. Nagkaroon ng matatag na pananampalataya na nagtulak sa akin upang magpatuloy pa. Sa loob ng 5 taon, ako ay kay daming karanasan. Sa pag-ibanghelyo, ako ay maraming natutunan. Mga kaluluwa ay nagsisi at nagpabautismo dahil sa Diyos, buhay nila ay nabago. Tunay ngang ang Diyos ay dakila. Dahil pinagkaloob niya ay wagas na biyaya, tagumpay kong ito'y di ko makalimutan. Sa tulong ni Jesus, lahat ay napagtagumpayan.